Aldub. Aldub. Biggest milestone. Of course. Yun yung pinaka pinakamalaking nangyari ata sa industriya ng television. I mean, seriously speaking. Hindi namin, ang term nga ng karamihan dyan, especially as sa Itbulagets, it was a beautiful accident. Kasi wala eh, hindi naman talaga plinano yan eh. O, puka lang dun. Makain ako ng lunch nun. Tapos, yun nga, si Ming, Yaya Dab that time, nasa barangay siya, kasama siya lagi ni Kuya Wally, si Lola ni Dora. So, correct. Parang, ang nangyari talaga nang sabi. Then, labas ka. Pakita ka lang namin dito. Kumakain ako. So, sabi ko, sige po. So, umupo lang ako on that side. Tapos, since nauna ako kay Ming, medyo kilala na niya ako that time. So, nung pinitik na yung camera sa akin, pinitik na yung camera sa kanya, nagulat siya. So, pangiti lang ako. Yun yan. That's it. The rest is history. History. Cut to. Literally history. Yung Philippine Arena. Yun yun. Grabe yan, Pipo. Grabe, life-changing. Parang ano eh, no? Parang nakatadha lang, alam mo yung nakatadhana lang mangyari yun sa'yo eh. Kasi, wala mong kapwede. Hindi, aminin na natin. Yung katuloy na sinabi sa'yo, pwede yung camera, pumiti ka, naging phenomenon. Wala namang kakwenta-kwenta yung hindi nga pinaghandaan. Hindi siya pinaghandaan, hindi siya pinag-isipan. Diba? Wala siyang objective. Eventually, pinag-isipan na kung paano aabante. Pero, yes. Yung start, wala. Diba? Wala. If it's for you, it's for you. And, naghintay ka, nireject ka, and then this game. Yes. Tsaka, yung times na yan, parang, of course, in reality, ang dami nating nagawang projects, yeah. Here and there, and then, parang I was given a break that time ng network to, you know, be part of people again. Mm. Then who would have known cut to ganun siya lumaki. Hindi ko siya in-expect. Literal na nagbago buhay mo. I mean, sobra. Wala pa. From Maji to, ano, Maya. yung naging challenge from Maji to Maya, hindi kasi diba yung private life tanggal lahat. Now, was it all worth it? Yung pinaghirapan mo, yes, you have money, yes, pero yung pinagdaanan nung especially nung medyo kumakawala ka na kay Ming, yes. Yes. Yung bashing, yes. Yung kakaibang imbento, yung yan. Hallucinations, your privacy, hindi. I assume hindi ka na makapag-mall nang maayos kung hindi magandang mall. I mean, di ba? Worth it? Everything? Kasi yung variable lang na involved dun, di ba, was myself. Habang tumatanda kasi ako, parang things are in order, things get better when I make selfless decision. So, kung ako lang yung makukompromiso dito, kaya ko nila. Basta safe lang sila. Kasi yung mga taong mahalaga sa akin, malapit sa akin, basta safe lang sila. Kung ako na yung kailangan mag-compromise ng sariling kaligayahan, ako na yung sasalo ng lahat ng bala. Okay na ako nun. Basta alam ko okay yung pamilya ko, mga taong malapit sa akin. And it's worth it. Worth it lang din. Komportable buhay ng pamilya ko ngayon. Kasi ganun eh, ang hindi ko ipagpapalit yung experiences ko nung lumaki ako sa hirap. Na kung problemahin mo the next day kung ano nga kainin mo. Mag-field trip ka sa school, wala kang pambayad. Gusto mo sumama, wala kang pambayad. May project ka sa school, hindi ka makapasa kasi wala kang pambili ng project. Those moments made me strong. And those moments makes me realize kung ano yung mga bagay na kaya kong tiisin sa industry.